Hello teacher, sa video po na to, pag-aaralan naman natin we'll study about the implementation of the RPMS for school year 2021 to 2022. It's a result-based management system for Philippine Professional Standard for Teachers. So ito po ay based sa DepEd Memorandum Number 004 Series 2022. Okay, so ano ba yung changes? What are the different what is the timeline for this RPMS for this school year in our Department of Education. So, ano ba yung mga pagbabago? Ano yung mga gagawin? Mga activities? Involved? Kailan natin ito dapat accomplish? So, ano yung dapat nating malaman? So, yun yung pag-aaralan natin sa video na to. Muli kasama si Teacher Bean. Okay, bago natin simulan ito video na to, kung di ka pa nakasubscribe sa akin channel, click mo yung subscribe at yung notification bell para mag-i-updated ka sa mga latest educational video. Okay, so simulan na natin. So, ano ba yung ating RPMS for cycle for this school year? So, papakita ko sa inyo yung tinatawag nating RPMS cycle with adjusted school year 2021 to 2022. Pinaka-timetable or yung calendar natin for that activities. Okay, para magkaroon tayo ng idea, we'll be prepared in ano yung mga MOBs na kailangan meron tayo. Okay. First is yung performance planning and commitment. So, ito po yung performance planning and commitment, yung unang part ng ating RPMS. So, activity dito is about discussions, issuance of RPMS tools. So, ito na yung pinaka-self-assessment muna natin, okay, for this school year. So, yung forms na kailangan po dito, yung IPCRF, yung SAT, IPCRFD or development plans, na kailangan ma-accomplish na dapat natin ito nga noong last school year, noong August to September 2021. And yung outline natin dito yung signed IPCRF development plans based on our SAT. Ano ba yung target natin? Our goals? Plan? Okay, so yung signed IPCRF. So yun po yun, magbe-base tayo nga doon sa sinagutan natin SAT. But in our school, I like to share na on us, nagkaroon kami ng automatic na doon na application na ginamit for forms for SAT sa pagsagot. Okay, so yun din po, kasama yan. Dapat yan na-accomplish na natin. So, done na po tayo dyan. Kasi ito ay last school year pa siya. Okay, so yun. Okay, next. Okay, ang susunod po ay yung portfolio preparation and organization na. If we're done with that, with the stage 1 or phase 1, ito na po yung continuously preparation na ng ating portfolio for the mga MOBs in the different part or of our RPMS. So, continuous naman to. Ito lagi naman yung ating mga everyday na ginagawa, yung ating mga WHLP, our IDLAR, our modules preparations, yung mga attendance of distributions, kasama yan. Diba? Sa ating mga pinaprepare as MOBs. Opo. So, yun yun. Yung mga lesson plans, diba? Dito na rin yung papasok, yung malapit na tayo for observations, for our online class, for our COT. Okay? So, yun po yun. Kailangan dyan continuously piniprepare na natin or ino-organize na natin. So, yung mga attachments, of course, kasama po yan dyan. Okay? And now, before we proceed to our next phases, yung susunod nating stages sa ating RPMS, I would like to show some applications okay, na magagamit natin. It will be very effective or a good application for your teaching, especially now in online class. So, this kind of application is what we call TeachMeet. Okay, so it's a classroom management and teaching app that combine live online teaching. So, for students class management, for coaching and management. Ito, matutulungan po tayo mga teacher to manage our classroom and conduct online classes from home at ngayon distance learning. So, maganda po itong application na to na tinatawag na TeachMeet. So, ano ba yung mga features na meron sa TeachMeet na tinatawag? So, okay. So, meron po tayo dito sa TeachMeet na we can manage all our classes and whole class. We can create and pwede tayo mag-create dito ng mga automatic tests. Ayan, kung makikita ninyo. We can conduct and record our live classes. Pwede po yan. So, pwede tayo mag-administer niyan. Okay, so, we can solve students and questions in real time. We can distribute din dito ng mga lectures. Ayan, or studied materials. Ayan, pwede tayo mag-upload dyan ng mga notes and lectures. And we can share also our homework,
homework for them. So, yan, pwede tayong mag-send din ng mga reminders. Okay, we can chat with our students. And automatic attendance, possible din po yan dyan. Okay, effective teaching with share screen din and whiteboard. Okay, kung makikita po ninyo, meron din ditong link. Ayan, you can send it to your students to join the classes on TeachMeet. Okay, then on that, we can also have an online classes live. Okay, diba? So, real time yan. So, makikita kayo ng mga student ninyo. You can discuss all the lessons with them. Or you can answer their questions. There will be an interaction na parang same din ng face-to-face classes. And then, pwede nga kayo mag-create dito ng homework. There will be a submission date and time. So, napakaganda po. Diba? Pwede kayo mag-attach ng file for the assignment. Okay? So, as simple like that. Using only your mobile phone on this one. So, pwedeng-pwede. Napakadali. So, i-download nyo lang. So, yun po. Submission date and submission time. So, pwede kayo mag-set ng schedule. Diba? Okay? Then, pwede rin kayo mag-upload nga ng study material. Like yung mga notes, lectures, yung mga PowerPoint presentations, pwede po yan dito, naka-folder tulad nito. Diba? So, at least, makikita nila real-time kung ano yung mga pinag-aralan na on that quarter or in that week. Diba? Then, sa TeachMeet din po, you can share your presentations. Okay, tulad nito. It's an image lang, pero napakadaling i-share. Diba? Share to your students yung mga stories tulad nito. So, makikita nila yan habang naka-join sila sa klase mo online. Okay? Then, pwedeng magkaroon ng interaction through whiteboard nga. Tulad nito, kung makikita ninyo, you can share a whiteboard where they can write. Diba? There is an interaction. Very good for teaching, lalo na sa online class where they can write their answer. Parang same din with the face-to-face. Dito ang pinaka-whiteboard mo, blackboard mo, yung pinaka-whiteboard. Ayan, na sinashare mo. So, matatype nila yung sagot nila. Diba? In real time, makikita mo agad. Diba? Makakasolve sila, especially in math problems tulad nito. Then, pwede rin sila mag-answer. Yan, mag-interact. Malagay na nila yung answer nila doon. Tulad nito, nakikita nyo po. So, yan. Pwede yan dito. Kung makikita ninyo, may activity para makakapagsagot sila. Mismong matlalagay nila dun yung sagot nila dun sa shinare mong screen. Tulad niya, depende sa direction or activity. So, napakabilis po. So, itatype lang nila using their mobile phone. Okay, so napaka-easy lang. Okay, so yung po yung TeachMeet na tinatawag. So, this kind of application, okay, so yan, very effective po siya nga for our online classes to make it interactive and engaging for our learners. Okay po, so if you want to download these apps or have this kind of application, okay, meron po dito sa aking description box, click nyo lang po yung link, okay, yun. Para ma-download po natin at ma-install this kind of application at magamit natin for our in our teaching. Okay? So, yan. Maganda po siya. It will be, okay? So, next po, balik na tayo dito sa ating performance and mentoring coaching na. Ito na po yung phase 2 na tinatawag for our RPMS. On this part, we have the activity, performance, monitoring, and coaching. Dito na po papasok yung ating major review and assessment. Yung mga forms na kailangan natin, yung RPMS tool, SAT, IPCFR, DP, ito po ang timeline nito. Usually, ang major review nito ay February 2022. So, dito po, dapat nagkaroon na tayo ng observation with our mga mentors. Okay, so outline or our school head. Ayan. So, ito po yung agreement na based on PMCF. Dito po, dapat nakakahap na tayo almost sa ating mga preparations or mga documents. Like, so mga, okay, yung timeliness natin in terms of submissions of WHLV, of our lessons plan, of our learning materials, okay, on time ba yung pag-distribute natin sa ating mga learners, in your professional development ba, ano yung mga changes, okay. Then, portfolio preparation na po, and organization. Tuloy pa rin. So, ito na yung stage 3. Dito na po tayo magkakaroon ng review and evaluation. So, ito na po yung activity, year-end review assessment na. Evaluation and portfolio and computation of final rating. Okay, so ito na. May forms tayo, RPMS tools and SAT, IPCF, RDV using PMCF. Timeline po natin ito, a week na after the graduation. So, as of, sa ating bagong week calendar of the school year, it's about at the end of the first week of the July po. July na siya.
So, outline natin, signed portfolio na, signed IPCRP na, when computed final rating. So, naka-document na siya, organized na siya, completed na yung mga ating MOBs. So, okay? Or yung ating mga defend CRA na submit na natin. So, yun, meron pa tayong time. July pa naman siya for 2022. Then, preparation for phase 4 na po. Ito na yung final, which is performance, rewarding, and development planning na. Dito po, magkakaroon tayo ng ways forward and development planning. Final na yung ating IPCRF DV. And timeline na nito, a week din after the schedule of graduation. Dito po, magkakaroon na tayo na recognition, and yun, ating reward, and IPCRF DV. Okay, so ito yung pinaka-final stages. In preparation of IPCRF or documents in our RPMS. Okay, so alam naman natin, of course, yung ating mga CRA, yung mga dapat natin i-prepare kasi nagkaroon na nga tayo ng changes sa ating IPCRF, sa mga CRA, sa mga MOBs, kasi nga we are in the distance learning. Diba, wala tayong face-to-face classes, so medyo adjusted na tayo, unlike before, last school year, medyo talaga it's hard to prepare kasi alam naman natin na medyo our actions are limited. So, for this one, okay, so, madali na to kasi alam na natin kung ano talaga yung mga kailangan, diba? Just prepare nyo lang, submitin nyo lang on time, okay? Diba? Yung mga documents, kapag in-observe kayo, yung mga checklist, okay? Just keep it, and yun nga, lagay nyo lang sa inyong portfolio para, of course, hindi kayo mahirapan at the end of the school year. Talagang nado na siya at mapakita nyo in our head, in your head, and in your mentors na completed kayo, diba? So, you can get a higher score. So, lahat naman tayo, we like to have that. So, yun lang talaga, we need to be prepared in all the MOBs and sa mga sumunod tayo sa mga changes or yun nga sa mga developments in different activities in our school. Okay? So, ngayon, kung may tanong po kayo sa video na to, huwag lang po kayong mahiya. Type nyo lang sa comment section sa baba. At if nagustuhan nyo itong video na to, please click the like button. So, maraming salamat. Till next time with Teacher Bean.